Como sa kayo? Meron pa din bang umiiyak hanggang ngayon? Happy na dapat! Happy na! Ayan! Una sa lahat, napakarami nyo pala! Ayan. Kalma muna, kalma muna. Ayan. Kayo sa kampanya. Hindi pa ba? Hindi kayo napagod? Kaya sabi ko kanina, okay lang sumigaw. Okay lang ding tumingin sa sahig at tumahimik. Okay lang ding umiyak. Pero gusto kong babaran natin ang nararamdaman natin ngayon. Damhin ang tibok ng sariling puso. Ipaalala natin sa ating sarili na talagang ganito magmahal. Yung nararamdaman natin ngayon, marahil may halong takot, may halong pangamba, madaling magbagong anyo at maging galit ang mga damdaming ito. Ang tungkulin natin ngayon habang kinikilala ang kalayaan ng isa't isang damhin ang nadarama nila, ipapaalala din natin. May kabutihang umusbong sa loob ng bawat isa sa atin. Agree ba kayo doon? Yes! At kung may nararamdaman tayong galit, nag-uugat ito sa pag-ibig. Pinagdaanan natin yung mga nakaraang buwan, nakilig tayo, nakiusap, tumulong, nagbukas ng loob, hindi lang para makakuha ng boto, pero para bigyang halaga ang bawat Pilipino. Kahit sino pa ang sinusuportahan nila, mayorya. Nakikiusap ako sa inyong makiisa sa akin dito. Kilalanin at pagsisikapan natin na hindi mapunta sa wala ang lahat na naabot natin. Sabay ng pagrespeto sa tinig ng nakararami. Ang totoo, hindi lang sa araw ng halalan matunton ang maling mga pangyayari. Hindi lang sa mga nasirang vote counting machine o sa mga naulat na bilihan ng boto. Ang pinakamalaki nating kalaban, namamayagpag na bago pa ng panahon ng kampanya. Dahil dekadang prinoyekto. Matindi at malawak ang makinaryang kayang magpalaganap ng galit at kasinungalingan.
Ninakaw nito ang katotohanan. Kaya ninakaw din ang kasaysayan. Pati na ang kinabukasan. Disinformasyon ang isa sa pinakamalaki nating kalaban. Pero sa ngayon, maaaring naghari ang makinarya ng kasinungalingan. Pero tayo lang ang makakasagot kung hanggang kailan ito maghahari. Nasa atin kung tapos na ang laban o kung nagsisimula pa lamang ito. Alam kong marami pa tayong lakas na ibubuhos. Nakikita natin yan ngayong gabi. Itutuon ko ang enerhiya ko sa paglaban ng kasinungalingan. At hinihiling kong samahan ninyo ako dito. Kailangan nating maging isang kilusang magtatanggol ng katotohanan. Kailangan nating imulat ang mga nakakausap kung papaano pinapalaganap ang kasinungalingan, kung bakit ito pinapaniwalaan, at kung sino ang nasa likod nito. Karugtong nito ang ating paninindigan. Hinding-hindi dapat pumanaw ang diwa ng ating kampanya. Ang pinakalayunin ng gobyernong tapat ay ang pag-angat ng buhay ng lahat. Po namin kayo. Maraming salamat. July 1, nagtatrabaho na ulit tayo. Ingat po kayo lahat. Maraming salamat. DPI.